Bago pa man makasagupa ng ating pambansang kamoo, ang isang higanting si Antonio Margarito. Marami nang bumabatiko sa pagiging boksingero at pagkatao ng Meksikanong si Antonio Margarito dahil sa diumano sa pagiging isang madayang boksingero nito. At ang isa nga sa mga nabiktima nito sa taglay na panggugulang nito ay ang isa sa tinuturing na magiting at malakas sa Puerto Rican fighter na walang iba kundi si Miguel Cotto. Ating balikan mga idol, ang naging bakbakan ng dalawang ito na kung saan nilagay ni Margarito sa panganib ang buhay ni Cotto dahil sa matinding pandaraya at matinding pagnanasa sa tagumpay. Pero bago yan, baka naman pwedeng makahiling ng isang subscribe dyan at pangkalembang ng bell para naman updated ka sa mga susunod nating video. July 26, 2008, nang ikasaang laban sa pagitan ni Antonio Margarito at Miguel Cotto. Nang mga panahon na iyan mga idol ay isa pang undefeated fighter ang noon ay WBA welterweight champion na si Miguel Cotto. Samantalang si Margarito ay isa namang WBO welterweight champion ng mga panahon na iyan. Inaasahan ng mga manonood na magiging isang magandang bakbakan ang magiging laban sa ibabaw ng lona dahil dalawang kampyon ang maghaharap sa pagkakataon na ito. Ngunit nang sumapit na ang mismong laban, bagamat nakakasabay si Cotto sa mga early rounds, hindi pa rin nakaligtas si Cotto sa mga suntok na kumakawala kay Margarito na tila isang batong pumapaltik sa kanyang muka. Ginulpi lamang ni Margarito ang isang malakas na boksingero na katulad ni Cotto. Ayon kay Cotto, sa buong karanasan niya sa buong boxing karir niya, doon lamang siya nakatikim ng ganung kalakas sa mga suntok. Parang isang batong humagupit sa kanyang muka at katawan tuwing sasapit ang mga suntok ni Margarito. Dahil nga sa sakit at lakas sa mga suntok ni Margarito, ay talaga namang napinsala ng gusto ang buong muka ni Cotto. Naligo na ito sa sariling mga dugo nito mga idol dahil sa lala ng mga naging tama nito mula kay Margarito. At pagsapit nga ng rounds 11, doon ay tinigil na ng referee ang laban dahil sa lala ng sinapit ni Cotto mula sa kamay ni Margarito. Dahil nga sa naging laban na iyon, naginala ng gusto ang kampo ni Cotto na mayroong pandaraya na naganap sa laban na iyon. At doon nga, napansin nila ang tila parang namumuong gelatin sa hand wraps na ginamit ni Margarito. Ngunit lahat lamang ng paratang na binabato ng kampo ni Cotto mula kay Margarito ay madiin na tinanggi ni Margarito at nasabi nga nito na iyakin daw si Cotto at gumagawa lamang daw ng excuses sa pagkatalo nito. Ese Cotto, como llora, como por un pretexto. January 24, 2009, na makaharap naman ni Margarito si Sugar Shane Mosley para depensa ng hawak niya noon na WBA welterweight title. Pero bago pa man magsimula ang bakbakan, napansin agad ang kampo ni Mosley na tila may kakaiba sa hand wrap na ginagamit ni Margarito. Napansin kasi nila na tila basa ang padding na ginamit sa mga kamay ni Margarito. Dahil doon, pinapalitan agad ng California State Inspector ang hand wrap na gamit ni Margarito at kinumpiska ang pinagpalitan na hand wrap upang masuri kung meron nga bang kakaiba dito. Nagpatuloy naman ang bakbakan ni Mosley at Margarito. Ang resulta na naging laban, bugbog ang inabot ni Margarito mula sa kamay ni Mosley. Tinapos si Mosley ang laban by technical knockout sa round 9. Matapos ang pagkatalo na iyon, doon din napag-alaman ang isang malaking pandaraya sa kampo ni Margarito dahil nagpositibo sa calcium at sulfur ang padding na nakumpiska sa Meksikanong si Margarito. Kapag kasi nagsama ang dalawang kemikal na ito at nabasa ng pawis, tumitigas ito na parang simento na kung saan talaga naman nakakapinsala ng gusto sa isang laban na maaari pang kumitil ng buhay ng isang boksingero.
Sa tagpo na iyan, mga idol, ay doon ay lubos na napagtanto ng kampo ni Koto ang pandaraya na ginawa sa kanila ni Margarito na lumagay pa sa kapahamakan sa buhay ni Koto. Dahil doon, nasuspindi si Margarito at ang buong kampo nito dahil sa mabigat at pinakamalaking ang pandaraya sa kasaysayan ng boxing na nagawa nito. December 3, 2011, nabigyan ulit ng pagkakataon na magkaharap si Miguel Cotto at si Antonio Margarito sa ibabaw ng lona. Sa pagkakataon na ito, sinigurado ng kampo ni Cotto na hindi na muling mangyayari ang pandaraya ni Margarito mula sa nauna nilang laban. At maglalaban sila ng patas at magtatag-isa ng totoong lakas sa ibabaw ng ring. Sa pagkakataon na rin na iyan, sinusubukan na rin bumangon ni Margarito mula sa napakalaking kontrobersiya na kanyang pinagdaanan sa mga nakalipas na taon. Sa tagpo na ito, mga idol, gusto nang manalo ni Margarito mula sa sarili niyang lakas at abilidad. Pero nang sumapit na ang mismong laban, doon ay nakatikim si Margarito ng isang matinding paghihigante mula kay Cotto. Halos binugbog lamang ni Cotto si Margarito sa kabuuan ng kanilang laban. Kung noon, mga idol, ay sobrang iniinda ni Cotto ang bawat suntok ni Margarito, sa tagpo na ito, mga idol, parang sumusuntok lamang si Margarito sa matigas na bato dahil hindi man lang iniinda ni Cotto ang mga suntok ni Margarito. Sa laban na ito, mga idol, ay nakatikim si Margarito ng bugbog alimpungatan mula kay Cotto. Sa tagpo na ito, mga idol, muling binawi ni Cotto ang isang nakaw na panalo na kinuha sa kanya ni Margarito. Nanalo si Cotto sa laban sa round 9. Matapos ihinto ng referee ang laban dahil sa lala ng pinsala na nakuha ni Margarito, tila bumalik sa kanya ang karma at siningil na siya ng mga maling nagawa niya. Anong masasabi mo sa topic natin ngayon, mga idol? Kung nagustuhan mo ang video natin ngayong araw na ito, mga idol, isubscribe mo na ako. Pwede ka rin mag-share, pwede ka rin mag-like, pwede ka rin mag-comment sa ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat.